Magandang araw, Evelyn Marquez po, ang inyong pretty ate sa EdTech Unit. Alam ba ninyo na may webinar o online training session ng EdTech Unit tuwing Sabado? Ang araw na ito ay nakalaan para sa ating mga mahal na kaguruan upang turuan sila ng mga bagong kaalaman at kakayahan sa paggamit ng makabagong software at applications para sa pinaka-epektibong paraan at lubos mapaghusay ang kanilang paraan ng pagtuturo. This is also a refresher session for our beloved teachers to enhance their skills in technology. Every Saturday, we will conduct webinar sessions for teachers about the use, advantages, and relevance of different blended learning software applications. Ang webinar series ito ay magsisimula ng alas 9 ng umaga hanggang alas 12 ng tanghali para sa morning session. Magsisimula naman ng alauna at magtatapos ng alas 4 ng hapon ang afternoon session. You can watch us in our DepEd EdTech Unit Facebook page, Educational Technology Unit YouTube channel, DepEd Tayo and DepEd Philippines. Kita-kits tayo tuwing Sabado! Mabuhay! Isang mapagpalang araw sa ating lahat. Ako ang inyong lingkod, Tutor Match. Welcome sa ating E2Live, ang ating libreng online tutorial na hatid ng ating kagawaran ng edukasyon, ICTS EdTech. Ang programang ito ay inaasahang makatutulong at maging karagdagang kaalaman sa mga mag-aaral mula kinder hanggang senior high school, ALS, ALIVE, at SPED learners. Bukod sa pagsagot ng mga modules, ang E2Live ay may mga special programs din na siguradong aabangan ninyo araw-araw. Katuwang ang ating mga minamahal na mga magulang at guro ay maitutulay natin ang pagkatuto. Kaya, ihanda na ang inyong module, lapis, papel o kwaderno. Ihanda rin ang isip, mata at tenga sa isa na namang makabuluhang aralin. Tayo nang matuto kasama ang inyong volunteer online tutor sa oras na ito. Magandang umaga po sa ating lahat, sa mga magulang, mga guro, higit sa lahat sa ating mga learners with visual impairment. Masaya po ako sapagkat sa E2Live Level Up session po ay kasama na ang ating program sa special education para sa mga learners with visual impairment. Ako po pala si Tutor Elaine mula po sa SDO Zamboanga del Sur. Sa mga taga Zamboanga del Sur, hello po! Maayong buntag sa ating kanan. Nais ko po munang batiin ang aming Division Superintendent, Dr. Maharani Jacinto, sa amin din pong Division SPED Coordinator, Dr. Saturnina Abahon, at salamat din po kay Dr. Nelson Lasaga sa pagpayag po niya. Kasama po ako sa E2Live Sessions. Siya po ang aming Regional SPED Coordinator at sa aming District Supervisor, Dr. Lida Burungan. Higit sa lahat po ang aming napaka-supportive na school principal, Dr. Myla Abayon, kasama ang aking mga kasamahang guro sa Mulawi Regional Pilot School SPED Center. Good morning po sa inyong lahat. Hindi lang po si Tutor Elaine ang makakasama niyo sa mga episode natin. Proud din po ako sa aking makakasama na tutor. Dahil kagaya po ninyo ng mga mag-aaral, isa din po siyang person with visual impairment. Pero po sa kapasisikap, isa na po siyang guro sa Department of Education. At ngayon ay kasama ko po bilang tutor. Si Tutor Noel. Magandang umaga, Tutor Noel. Ayan, magandang umaga, Tutor Elaine. Magandang umaga sa lahat ng ating mga viewers. Kamusta po kayong lahat? Ikinagagala ko po na kayo ay makasama ngayong araw na ito. Ayan, ako po ay nagpapasalamat sa aming Schools Division Superintendent na si Dr. Chris Diaz, ang amin pong EPS sa Kindergarten and SPED na si Ma'am Merlita Sayago at sa amin pong butihing school head na si Ma'am Lolita si San Juan ng Antipolo City SPED Center. Ayan po, muli po ako po si Tutor Noel na makakasama ninyo from Division of Antipolo. Ayan. So magandang umaga rin, Tutor Elaine. Kamusta ka ngayong araw na ito?
Mabuti po, Cinderella, at excited po ako sa ating magiging mga sessions para po sa ating mga learners with visual impairment. Sabi po ni Ethan Matthew Tamayo, good morning din daw po. At sabi din po ni Tristana Jen Happen, ay good morning po. Ayan, nakikita po natin na napapanood po tayo. Good morning po sa inyo lahat. Ayan. Salamat po, pa-share po ng ating video ngayon, ng ating ito live sessions. Ito po ay para sa mga guro, mga magulang, at mga learners with visual impairment. Sa araw okay po na po, ito. Ano bang araw ang pag-aaralan ngayong araw na ito? Sa ating pong ito live sessions para po sa learners with visual impairment, magpo-focus po muna tayo sa Filipino Braille. Pero bago po yan, kailangan po natin ng mga kahandaan. Kaya ngayon, tawagan po natin ang ating papa o mama bilang maging gabay po natin. Kailangan po ikatabi po natin sila ngayon. Pwede din po ang inyong kuya or ate, lolo at lola kung sino po inyong makakasama. Dahil, mga magulang, kayo po muna ang mag-chat o magko-comment sa ating comment section ng mga sagot po ng ating mga mag-aaral. Tanong po natin sa kanila ang kanilang mga gusto po nilang sabihin or itanong po sa amin. Ayan, sir, ano pa bang dapat nating ihanda sa ating gagawing session ngayon? Okay, paalala lang po na kailangan po natin ang headset o malakas na speaker sa session po natin ngayong araw na ito at sa mga susunod pa. Maraming salamat po. Tama po yan, sir. Mahalaga na ang ating mga device. I-check po natin kung naririnig po ba ng malinaw si Tutor Elaine at si at mamaya po sa ating mga leksyon, kailangan po talaga na gumamit po ng headset kung meron po at lakasan ng inyong mga device. Bago po tayo mag-proceed sa Filipino Braille, kailangan po natin pag-aralan ang pre-Braille. Okay. Ano ba ang pre-Braille? Ang pre-Braille po, ito po ay isang proseso o mga habang sa pagkatuto sa kahandaan ng mga aral sa pagbasa at pagsulat ng Braille. Tama ba, Sir Noel? Opo, gaya nga ng nasabi, ito ay isang hakbang upang ang mga ang isang bata na matuto ng Braille. Kumbaga po sa mga sighted, ayan po ay picture reading. Pero yun nga po, meron pong proseso at ibang-iba po when it comes to visual impairment, Tutor Elaine. Opo, tama po yan. Ang Braille po, ito po ay proseso ng pagsulat at pagbasa po sa ating mga learners with visual impairment. Ngayon po, ay pag-aaralan natin kung ano po Filipino Braille. Ang Filipino Braille po, ito po tumutugon sa pangailangan ng mga mag-aaral na may kapansanan sa paningin. Para po ito sa inyo. Filipino Braille din po ay malilinang ating kakayahan sa tactile discrimination, pakikinig, pagsasalita, pagbasa, pagsulat gamit ang inyong stylus at slate o kaya ang brailler. Paki-explain nga sa kanila itong mabuti, Sir Noel. Okay, ayan, Tutor Elaine. Ang Filipino Braille Code at ang pre-braille ay magkasama o magkatuwang na mga skills na dapat pagdaanan ng isang mag-aaral upang siya ay matuto sa pagbasa at pagsulat ng braille. Dito, lilinangin natin ang olfactorial skills. Ano nga ba ang olfactorial skills? Ito ay tumutukoy, nabanggit mo kanina, yung sa lahat ng mga senses, gaya ng, diba, ng pakikinig, ng pandama, ng meron din, meron pang hindi nakalagay dyan, yung panlasa, pandinig, pangamoy, at marami pang iba. Yan ay lilinangin natin at ating pag-aaralan sa mga susunod nating session, Tutor Elaine. Tama po yan, Sir Noel. Kailangan po magamit po ang iba po kanilang mga senses para po sila po ay matuto. Sa araw na ito, okay, sa ano ating session. Okay, ano ba ang pag-aaralan natin na yung araw na ito? Anong latin tayo, Tutor Elaine? Okay po, sa pakikinig po na ating kailangan, dito po ay nakikilala o natutukoy ang mga huni o tunog ng mga bagay sa paligid. Anong tunog ba ng sa paligid ang ating pag-aaralan ngayon, Sir? Okay, ang pag-aaralan po natin ngayon ay ang mga pangkaraniwang bagay na naririnig sa kanilang mga bahay o ang mga pangkaraniwang tunog ng mga iba't ibang bagay na nasa kanilang bahay.
Okay, tama po yan. Yaman din po na nasa bahay lang po tayo ngayon. Alam po mga bata, marami po tayong naririnig sa loob ng ating bahay. Aalamin po natin yan isa-isa. Pero bago po yan, gusto ko muna pong malaman kung kasama nyo na po ang inyong mga magulang. Tawagin po ang inyong mga magulang upang kayo po'y gabayan at sila po'y sasagot sa ating comment section. Ayan, sabi po na dito, good morning po. Sino po ba dito ang kasama ng kilang magulang? Pakichat po sa ating comment section. Ayan, gabayan po natin ang ating mga anak upang po sila po'y makasabay po sa ating gagawing pag-aaral. Ang ating munang pag-aaralan ngayon ay ang magtunog ng mga bagay sa loob po ng ating bahay. Ayan, simulan natin. Mga tunog na maaring marinig sa loob po ng ating bahay. Pakinggan muna natin ang mga karaniwang tunog. Alam ko po, familiar po kayo dito. Alam kong familiar po kayo sa mga tunog na naririnig natin sa loob ng ating bahay. Okay po. Meron po tayong naririnig na mga tunog na makakit sa loob po ng ating bahay. Kagaya po nito. Ano kaya ito? Ayan, malinaw niyo bang narinig ang matunog na yon? Pag-aaralan po natin yon isa-isa. Okay, simulan po natin, Sir Noel. Okay, ayan. Alamin natin kung anong unang ating tunog na pangkaraniwang narinig pakinggan sa mabuti. Kanilang tao. Opo, pakinggan niyo pong mabuti mga mag-aaral. At sa mga magulang, pakitulungan po ng ating mag-aaral na i-chat po sa ating comment section ng kanilang mga sagot. Opo. Uli ko po ha, para po mas malinaw sa atin. Ayan, para po siyang, pero po nag-comment dito, sabi tudig, tudig, tudig po. Para po siyang tudig ang tunog. Pero ano po kayang bagay yon na nasa loob ng ating bahay? Sir Noel, bigyan naman natin sila ng hint kasi wala pa pong sumasagot. Ayan, sabi po dito ni Ethan Matthew Tamayo, isa daw po itong clock. Tingnan nga natin. Nga ba talaga ito? Isa ito bang ito? Sir Noel, tama po ang sagot ni Ethan Matthew Tamayo na clock? Ayan, mahusay ang iyong sagot. Ano kaya ang orasan na meron siya sa kanilang bahay? Yan kaya ay pangkaraniwang clock o yung tinatawag nating talking watch? Meron sa kabatiran po kasi ng lahat, meron po tayong ginagamit na talking watch. Galing po Sir Noel, no? Merong mga talking watch kung saan pwede po nilang marinig kung ano na po ang oras. Yun po ang ginagamit ng mga learners with visual impairment. Tama din po Sir, si Yeshen Cyril Bernardino, orasan. Sabi din po ni Clint Nigel Borges Hernandez, orasan po. Ayan. Salamat po sa inyong partisipasyon. Pagpatuloy niyo po inyong pagsali at pagsagot sa ating mga ginagawang session ngayon. Ano pa bang klase ng orasan meron, Sir Noel? Sa akin, meron ako ay talking watch o kaya yung ngayon, yung orasan na nasa cellphone ko. Magaling po, Sir Noel. O, pwede natin gamitin ang ating cellphone. Pero kapag nakakarinig sila ng ganito sa kanilang bahay, yun po ay orasan. Tandaan ha mga bata. Ngayon susunod naman tayo sa pangalawang tunog na ating pag-aaralan. Pakinggang mabuti mga bata. Dahil mamaya tatanungin po namin kayo. Ulitin ko po. Ayan, Sir Noel. Anong tunog kaya 'yon? Familiar, 'di ba? Oo, ma, alam mo parang ano, parang umiba yung pakiramdam ko, no, Tutor Elaine. Oo, ha po eh. Ano naman mo, sir?
Kasi, ano, lapit na kasing mag-12. Parang may hinahanap ako, parang meron akong gusto gawin. Anong tunog po kaya yun, mga bata? Ginugutom ka, Sir Noel, no? Oo. Nakapag-alamsali ka ba, Tutor Elaine? Konti po, Sir Noel. Excite po kasi ko masyado sa ating utilization ngayon. Tayo. Okay, sa mga nanonood po ngayong mga viewers, mga bata, mga magulang ang o mga guro, pakitay po sa chatbox ko ano po kaya ang tunog sa loob ng bahay na inyong narinig. Sabi po dito sa ating comment section ay talaga napaka-participative ni Ethan Matthew Tamayo. Sabi niya po, utensils po. Sabi din po ni Yeshen. Wow, wood and seals. Ang galing yeah, naman. Wow. Ang galing niya po. Pero ni pong nagsalita dito, si Christine Magbanwa, sabi niya, nahulog po na baso. Pwede din po nahulog na baso. Malakas po kasi yung tunog. Parang nahulog po na plato. May nagsabi din po, sabi ni John kanina, Arthur Balbarona, nahulog na plate. Po. Sabi ni Krishna Sofia Armarante, nalaglag na plato o baso. Kaya po kung kayo pa mga bata, narinig po, mga mag-aaral, narinig po na may ganito pong tunog, sasabihin niyo po ba kagad, ay, may nahulog kayang baso o plato doon sa ano, kusina? O, at least alam po natin kung ano pong tunog yon. So tama po ba ang sagot nila, Sir Noel? Ayan, nakatama yung yun and seal, yung kutsara at tinidor. Na ginagamit sa sabay ng plato. Opo, ayan kapag po tayo kumakain sa kusina, gumagamit po tayo ng plato, kutsara, tinidor. Ayan. Okay, ano naman ang ating kasunod? Natunog, Tutor Ili? Sa pangalaman na tayo na karaniwang naririnig natin sa loob ng ating kasunod. Ayan. Napakinggan niyo bang mabuti? Ulitin ko po. Ayan, masyado pong malakas. Ano po kayang tunog yun, mga bata, mga mag-aaral? Mga ayan, magulang? Itanong kaya natin sa kanila, Tutor Elaine. Tanong po sa mga kung anak. Kung na-ooperate na ba ng kanilang mga anak iyan mag-isa? Nagagawa ano na po, kaya okay. Yan nila? Yung close and open yan? Ano kaya iyan? Tingnan po natin kung ano po ang sagot nila, no? Anong tunog kaya itong mga bata? Ito po ang tunog kapag merong pong pumapasok o kaya po lumalabas. Anong gamit kaya ito sa loob ng ating bahay? Kapag may pumapasok po sa kwarto o kaya naman po lumalabas sa inyong bahay, yun po ay tumutunog na kagaya nito. Ayan. Sir Noel, ano bang tamang sagot dito? Meron pong sagot ayan. Dito si John Arthur Balbarona. Yes po, sabi po dito ni John Arthur Balbarona, ito daw po ay pintuan. Sabi din po ni Clint Nigel Borgos Hernandez, pintuan po. Sabi ni Princess, pintuan. Ayan, marami pong sumagot ng pintuan, Sir Noel. Buti na lang po na. Wala. Ayan, ang gagaling talaga nila. Ibig sabihin, yes, share ko lang po, Sir Elaine, na ang mga batang iyan baka magaling na sa orientation and mobility. Ibig sabihin, ang orientation and mobility ay tumutukoy sa pagkilos at paggalaw ng isang taong may espesyal na pangangailangan sa paningin. Sana sa mga panahon ito, kaya na nilang magbukas at magsara ng pinto. Ingat lang at baka kayo'y maipit. Opo. Talaga po, Sir Noel, kailangan po nilang pag-aralan ang skill po na yan ng pagbubukas at pagsasara ng pinto. Kaya po mga magulang, turuan po natin sila ng ganitong mga kakayahan. Kasama po yan sa ating mga leksyon sa orientation and mobility. Ito ay sa susunod na tunog na ating pag-aralan, Sir Noel. Yan, excited na ako marinig. Okay, tingnan natin mabuti mga mag-aaral. Ulitin natin. Ayun, ano tunog kaya ito?
Pwede niyo bang hulaan kung anong tunog ang inyong naririnig? Paki-comment po sa ating comment section. Tingnan ko po ang kanilang mga sagot, Sir Noel, sa ating comment section. Sabi po ni Yeshel Cyril Bernardino, tubig po. Sabi naman po ni John Arthur Balbarona, gripo. Sabi ni Ethan Matthew, running water po. Sabi ni John River, shower po. Wow, may shower sila. Si Princess Ayan, Rosario, gripo. Ayan, nagbagalit ang kanilang mga sagot. Oo nga po, sir. Pamilyar talaga sila ang tunog na to. Sabi nila, oy, napuno na yung balde tubig. Ayan. Ayan. So kapag narinig lang ang sagot na yan, alam nila na ito po ay, ano bang tamang sagot dito, Sir Noel? Ayan, umaagos na tubig. Ayan, pwede yung running water, pwede rin yung shower, tama po yung mga at pwede rin yung gripo. Diba? Tama ang mga sagot nila. At saka diba, Tutor Eli, madalas natin ginagamit yan dahil ayan ay nasa ating health safety protocol ang maghugas ng kamay. Kaya siguro laging pamilyar sa kanila ang tunog na yan. Opo, dahil gayon po, lumalaganap pa rin po ang pandemya. Kailangan po nating maging safe sa pamamagitan po ng paghuhugas palagi na ating kamay gamit po ang sabon at malinis na tubig. Mga magulang, turuan po natin ang ating mga anak sa tamang paghuhugas po ng kanilang mga kamay. Ayan, salamat po sa inyong mapartisipasyon. May isang nagsabi din po dito, ulan po. Pwede po, tunog po ng isang tubig or ulan. Alam, so kasunod po, Sir Noel, ating pag-aaral ng tunog. Ayan, pakinggang meron mabuti. Tayong pag-aaral ng isa pa. Pakinggang mabuti. Medyo mahirap kaya ito sa kanila. Okay, pakisagot po sa section. Alam ko, maraming nagtatanong sa akin yung bagay niyan. Kung ginagamit ko ba daw yan? Talaga po, Sir Noel. Ako po, gusto ko rin pong itanong sa inyo yan. Tatanong ko po yan. Sige, maya-maya po sasagutan natin. Ayan po muna natin silang hulaan kung ano po ito. Ito po ay tunog sa loob po ng ating. Hi! Kapag may naririnig kayo, malakas po kasi yung tunog na ganito, may ginagawa po ang ating mama niyan or ang ating papa or ating iya. Ano kaya? Isang gamit sa ating bahay kung saan nagbibigay ng liwanag. Clue na po yun. Maganda sa kanta, di ba, Tutor Elaine? Nagbibigay ng liwanag. Ano po kaya ito? Naghihintay ako ng tamang sagot sa ating comment section. Nagbibigay ng liwanag kapag ginagawa po ito kapag binubuksan po ng ating mga magulang o mga kapatid. Tunog po ng bahay, mga bata. Binubuksan ang kalan. Ano sagot, sir, ha? May sagot po dito si Ethan Matthew Tamayo. Sabi niya po, turning on light switch. Ayan. Sabi din po ni Mian Gabot Lidones, switch po ng ilaw. Sabi ni John Arthur Balbarona, pagbukas po ng ilaw. Kailang sagot, Sir Noel? Ayan, tama. Pagpatay at pagbukas, yan ang tunog ng switch kapag binubuksan at pinapatay ang ilaw sa tahanan. Marahil marami silang tanong, ano, Tutor Elaine, kung yung mga totally blind daw ba or mga visually impaired ay ginagamit po daw yan. Ang sagot po ay oo. Kasi po, hindi po lahat ng mga persons with visual impairment ay may total darkness ang kanilang nakikita. Some of them have low vision. Some of them have light perception gaya ko po. So ako po, alam ko po kung nakabukas at nakapatay ang ilaw. At kahit di naman po sa totally blind, nasa courtesy rules on blindness po yan, mga magulang, na dapat po lagi nakabukas ang ilaw kung kinakailangan po. Hindi po dahil blind sila, tatanggalan na po natin sila ng liwanag sa buhay.
Tama po yung advice mo, Sir Noel. Salamat po sa iyong napakagandang pag-share po ng ayan. Sana po lahat po ng ating pinag-aralan ay nailagay sa ating mga isip dahil ngayon po ay magkakaroon po tayo ng ano ngayon, Sir Noel? Ayan, magkakaroon tayo ng short activity. Handa ka na ba, Tutor Elaine? Para sa isang short activity. Po, ako parang gagaling po ng mga viewers po natin na mamag-aaral ngayon. Alam kong napakadali po ito sa kanila. Ang gagawin po natin, tutukuyin natin kung anong tunog ang inyong naririnig. Okay, handa na ba kayong lahat? Kung handa na, paki-thumbs up po sa ating comment. Pwede po pa-heart. Po, simulan po natin ang ating aktibidad. Gamitin po natin ang comment section para po sa masagot po ng ating manak. Ayan, ito po ang unang tunog. Mabuti. Ayan. Ano po kayang tunog ang kanilang naririnig? Nakisagot po. May sumagot na po ba? Yan po ang tunog kapag merong pong pumapasok o kaya naman po yung lumalabas. Anong tunog po yan? Tama po ang sagot ni Ethan Matthew Tamayo. Ito daw po yung tunog ng pagbubukas ng pinto or pintuan. Ayan. Magaling. Ito naman tayo sa kasunod. Pakinabuti. Mula po ito sa pinag-aralan natin kanina, ano tunog po kaya ito? Sir Noel, sabi po dito ni John Arthur Barbarona ay tubig. Sabi naman po ni Yeshen Cyril, tulog po sa gripo. Sir, is it na kung anong tamang sagot? Ayan, umaagos na tubig, tulog sa gripo o running water ang tamang kasagutan. Magagaling na ating mga participants. Oo nga po, Sir Noel. Dito naman po tayo sa pangatlong tanong. Pakinggan pong mabuti ang tunog na inyong maririnig sa loob po ito ng ating mga bahay. Ito. Ang ng inyong sagot. Ayan, may sumagot na po ng tama. Sabi ni Yeshen Cyril Berdardino, ito daw po ay turning on light switch po. Sabi naman ni Christy Magbanwa, switch ng ilaw. Sir Noel, paribil nga ng tamang sagot. Ayan, switch ng ilaw. O, tama ang kanilang mga kasagutan o ayun, tama ang kanilang turn on or turn off o pagpatay at pagsindi ng ilaw ay ang tamang sagot. Maraming ayun, salamat po. Salamat po sa mga nakasagot at patuloy na nagpa-participate po sa ating itulay session ngayon. Thank you kay Linema, sabi din po niya switch. Ayan, ready na ba kayo sa pang-apat natin na katanungan o tunog na ating aalamin? Handa na ba? Okay, proceed tayo sa kasunod na tunog. Ayan, pakinggan pong mabuti kung anong tunog ito at itype po sa comment section ang inyong mga sagot o mga magulang, itype po ang sagot po ng inyong anak. Ayan. Anong tunog po? Type po sa comment section ang inyong sagot. Alam ko po, ito na po naririnig natin ngayon dahil malapit na pong mag-12.
kadalasan po ito naririnig, syempre, sa kusina, no? Ayan, babasahin ko ang inyong mga sagot sa ating comment section. Sabi po din dito, Sir Noel, ito daw, sabi ni Chris Magbanwa, ito daw plato. Sabi naman po ni Ethan, sagot naman po ni Ethan Matthew Tamayo, plate or utensils. At ang sagot naman po ni John Arthur Balbarona ay nahulog na kutsara or tinidor. Sabi naman po ni Katniss Gail Agunias, plato. Ayan, Sir Noel, ajan ka po ba? Baka po kumuha ka na po ng plato, ha? Hindi pa naman, pero hindi ingano na akong kumuha, no? Yan. Kaya pala, ay ang paggamit, tunog ng gumagamit ng plato at ng kutsara at tinidor. Ayan, tama maraming salamat sa pagsagot. Mga tunog na nagtatamang plato, kutsara o tinidor. Tandaan po natin yan para po mag-iingat po tayo, di ba po? Para hindi po tayo makabasag ng mga ganitong plato, kutsara o kaya mga baso sa ating bahay. Ayan, ang panghuli at panglima nating pag-aaralan sa araw na ito. Kailangan niyo pong alamin kung anong tunog ito. Ayan, dito po. Pakitype po sa ating comment section ang inyong mga sagot o sagot po ninyong mga anak. Ang pangulit, panglima po nating tunog ay ang ganito, ito po. Ang mga sagot po nila dito, Sir Noel, sabi po ni Carla May Ernie, orasan. Sabi naman po ni John Arthur Balbarona, clock po. At sabi ni Yeshen Cyril Bernardino, orasan po. Sabi ni Lenema Elordi Gatchalian, wall clock. Ayan. Thank you po sa inyong mga sagot. At sabi ni Katniss Gail, clock po. Ni Nesha Sophia Amaranti, clock. Ayan, tama pa yung buwan ang kanilang mga sagot, Sir Noel? Ayan, tama ang kanilang mga sagot. Ayan, ay tunog ng clock o orasan. Ayan, anong oras na kaya ngayon, Tutor Elaine? Ngayon po ay 11:27 na po, Sir Noel. Okay, ayan. Ito po ay tunog ng ano nga ba, Tutor Elaine, di ba? Ano nga ba yung dapat nilang tandaan na oras ng ating session? Opo, dapat po lang tandaan ang oras po ng Special Education Learners with Visual Impairment Sessions ay every Tuesday po yan, 11 o'clock hanggang 11:30 po ng umaga. Ayan, so tatandaan natin. Lahat po sila ay nakasagot ng maayos sa ating mga katanungan, Sir Noel. Maraming salamat po sa lahat po na nag-participate sa unang araw po ng ating Itulay Sessions para po sa learners with visual impairment. Di ba po, Sir Noel? Opo, maraming salamat po sa pag-participate nyo sa ating first day high sa ating Itulay Session for our learners with visual impairment. Focus po tayo sa pre-braille activity or olfactorial skills. Ngayong buwan na ito ay pag-aaralan po natin ang mga tunog. Kaya maghanda kayo lagi, ha? Kasi next week, meron na naman kaming mga pasabog na iba't ibang mga tunog na aming iparirinig sa inyong lahat. So muli po, ako po si Tutor Noel na nagsasabing stay safe po sa ating lahat at nawa po'y magkasama-sama pa rin po tayo hanggang sa next week. Thank you then, Tutor Elaine. Thank you, Sir Noel. Ako naman po si Tutor Elaine at masaya po ako na nakasama po namin kayo sa ating pag-aaral. Sabi po dito ni John Arthur Balbarona, thank you po. Christy Magbanwa, thank you so much po, teacher. Maraming salamat po sa inyong lahat at abangan po natin sa araw po ng Webest ay mapanood po natin mga kasama si Tutor Gretch at si Tutor Malo para po sa Deaf Primary Level naman po. Ayan, Tutor Noel, salamat po na napakarami po sa lahat po na nanood ngayon. Pwede po natin itong i-share. Opo, para nagpapasalamat po din tayo sa Itulay sa pagbibigay ng oportunidad po para po sa ating mga learners with visual impairment. Thank you po. Thank you po sa ating lahat. Paalam po. Kita-kits po next time. Thank you po.
Ang husay naman, natapos mo ang iyong tutorial session kasama ang iyong mahusay na Itulay Tutor. May bago ka bang natutuhan? I-share na yan gamit ang hashtag Itulay Level Up. Huwag aalis ha dahil may susunod pang programa na pwede mo ring panoorin at salihan dahil naghihintay na ang iyong mga tutors. Happy learning dito sa Itulay!